Umiyak na naman si Angel kahit ayaw na sana niya. Mabuti pang hindi na niya nakita uli si Brandon. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa mayordoma sa Davao. Nanggaling daw roon si Brandon at hiningi ng binata ang number niya. Sinungaling, patahimikin mo na ako. Kagat ang labing sabi niya. Habang nakahiga siya, ini-off na niya ang kanyang cellphone dahil ayaw niyang makatanggap ng tawag mula sa lalaki. After a week, ay isa na namang masamang balita ang natanggap niya. Angel, why? Worried na tanong ni Denise nang mapansin itong namumutla siya. Nakatanggap ito ng tawag mula sa cellphone nito dahil parating naka-off ang cellphone niya. Sinatatay at Tia Imelda, nanginginig ang tinig niya. Na-aksidente raw. Bumangga sa isang 8-wheeler truck ang taxi na sinasakyan ng tatay niya at ng kanyang tiya Imelda. Lasing ang driver ng truck. Dead on arrival ang kanyang mga magulang sa ospital. Muntik nang hindi niya makayanan ang nangyari. That was the hardest part of her life. Ilang taon lang ang nagdaan ay nawala ang anak niya. 3 years ago ay nawala ang lolo niya. Kailan lang? Umasa na naman siya at sinaktan siya ni Brandon. Kaya ang biglang pagkawala ng kanyang mga magulang ay hindi niya napaghandaan. Dumating iyon nang walang babala. Sa panahong emotionally ay bagsak na bagsak siya. Halos hindi na siya makaiyak. Kahit sa burol ng tatay at tiya Imelda niya ay blanko ang isip niya. Pagkatapos niyang matiyak na mahal pa niya si Brandon, bigla naman niyang nabalita ang nagkabalikan na pala ito at si Junie at malapit na ikasal. Ngayon ay ang pagkawala naman ng dalawang pinakamalapit na tao sa buhay niya ang nawala. Iiyak mo yan, huwag mong pigilin. Si Brandon ang nalingunan niyang nasa likuran niya. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong niya rito. Nakikiramay. Hindi ko kailangan na pakikiramay mo. Namatayan ka na mataray ka pa rin. Leave me alone. Hindi kita kailangan, Brandon. Okay, hindi kita istorbuhin. Basta gusto ko lang makiramay. Sinabi ko nang hindi kita kailangan dito. Leave me alone, please. Umalis ito bago pa niya ipagtabuyan ito. Nakita rin niya si Brandon sa libing ng tatay niya at ng kanyang tiya Imelda. Lumapit ito sa kanya ngunit itinaboy niya ito sa tahimik na paraan sa pamamagitan ng matalim na tingin. Pagkatapos ng libing ay nagstay na siya sa Davao. She felt all alone. Nagkataon pang dumating ang boyfriend ni Denise mula sa New York. Kaya nag-iisa siya maliban sa mga tauhang nakapaligid sa kanya at sa mga kaibigan ng kanyang pamilya. Dumistansya muna si Brandon kay Angel. Nirespeto niya ang kagustuhan nitong magdalamhating mag-isa. Bagamat gusto niyang damayan ito sa mga panahong kailangan nito ng karamay, ay tinatanggihan naman siya nito. At nagtataka siya kung bakit galit pa rin ito sa kanya. Palihim pa rin sinusubaybayan niya ito hanggang malaman niyang ng ibang bansa ito. Hahayaan muna niyang magbakasyon nito para makarecover ito mula sa depression sa pagkawala ng mga magulang nito. Ngunit pagbalik nito, mag-uusap sila at yayayain na niya itong magpakasal. Ginawa ni Angel ang lahat ng paraan upang libangin ang kanyang sarili. Naglibot siya sa Europe nang mag-isa. Pagkalipas ng isang buwan ay umuwi na siya. Isang buwang hinarap niya ang mga trabahong na iwan niya sa opisina. Pagkatapos ay bumalik siya sa isla. Ngunit, pakiramdam niya ay punong-puno ng alaala ni Brandon ang buong isla, ang log cabin, ang silid na pinagdalhan niya rito. Kapag naglalakad siya sa dalampasigan ay parang nakikita niya ito. Kapag nasa loob naman siya ng kwarto, ay parang nararamdaman niya ang presensya nito. Why can't this man get off my mind? Bakit pa kahit ano ang gawin niya ay nakabuntot pa rin sa kanyang alaala ni Brandon? Nagulat siya ng pagbukas niya ng bahay na naiwan ng tatay niya sa Quezon City ay si Brandon ang tumambad sa kanya. Nagpunta siya roon upang ayusin ang mga naiwang taxi ng tatay niya. Akalain ba niya makikita niya ito roon? Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya. Baka lang ka ako interesado kang ibenta ang mga units ng taxi ng tatay mo. Bibilin ko. Iniisip ko pa kung ipagbibili ko. Malamig na sagot niya. Pumasok siya sa loob at sumunod din ang binata. Can we talk, Angel?
Anito nang tawirin ito ang distansya sa pagitan nila. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit parang gusto niyang tumakbo rito at yakapin ito. Ngunit kapag naaalala niyang parati na lang siyang pinaasa nito, ay nagagalit siya. Why can't you leave me alone, Brandon? I know you need a friend. Ngayon kawawala lang ng parents mo. I can manage. Kahit ako nilang ang tao sa mundo, mabubuhay ako. Kaya umalis ka na. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Nakausap ko ang tatay mo bago sila na aksidente. Humingi ako ng tawad sa kanila. And he told me na hindi ka naman pala nagpakasal sa iba. Dahil hindi ka pa naman nagpapakasal kahit kailan. You were an heiress to a huge hasyenda kaya ka yumaman. And so, anong ngayon sa'yo kung hindi pala ako nag-asawa? Iisa lang ang ibig sabihin niyon. It only means you still love me. What love are you talking about? Ikakasal ka na kay Juni Castro. Bakit ginugulo mo pa ako? Ikakasal? Bakit? Hindi mo alam na ikakasal kayo ni Juni? Funny, the groom is not aware that he will be getting married early next year? That's not true. Anong? That's not true? Napanood ko ang interview niya sa TV. Siya mismo ang nag-announce na engaged na kayo. Sinabi niya yon? Baka naroon ako sa island or sa Davao nang lumabas ang interview na yon. There's no need for you to deny it. I don't care kahit magpakasal pa kayo. But believe me, that's not true. Nakita lang kami pagkatapos kong manggaling sa isla mo. She invited me for dinner. Yun lang yun. Tell that to the Morans, Brandon. Kung tutuusin, anong pakialam ko kung magpakasal ka man sa kahit sa ilang babae? May pakialam ka dahil mahal mo ko. Nang humakbang siya palapit sa pinto ay hinarang siya nito. She was about to push him nang maramdaman niyang huli na. Dahil nakakulong na siya sa mga bisig nito, itinulak pa rin niya ito ngunit nawala ng saysay ang lakas niya. Let me go! No, I won't let go of you until you admit you still love me. Nahihibang ka na? Sa tingin mo, pagkatapos kitang paglaruan sa isla, may feelings pa ako para sa'yo? Sinabi niya yun ang galit. Pandepensa sa damdaming baka bigla na lamang kumawala. Maybe you hate me, but that hatred isn't enough para makalimutan mong minahal mo ko. Magaling ka lang siguro magtago ng feelings mo, Angel. Ramdam ko sa halik mo na mahal mo pa rin ako. Dream on, Brandon. Babae lang ako. May pangangailangan. Pinagbigyan ko lang sarili ko, but that was nothing to me. Hindi ba? Kayong magkakabarkada rin naman na nagturo sa mga babae na ang bagay na yon ay pagbibigay lang sa dikta ng puson, hindi ng puso. So, bakit iniisip mo ngayon na may feelings pa rin ako sa'yo dahil lang nag-respond ako sa mga halik mo? Part ka na lang ng past ko. Ayoko na maging part ka ng present ko, lalo na ng future ko. Naramdaman niyang lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Kung tama ang obserbasyon niya, nasaktan ito sa sinabi niya. Kitang-kita niya kung paano nagalawan ang mga muscles nito sa mukha nito. Ang mga mata nitong kanina ay malamlam ay naging matalim. At bahagyang ikinagulat niya ang bigla na lamang nitong pagkabig sa kanya. Hinalikan siya nito na tila nagpaparusa. Saka siya binitiwan nito at padarag na tumalikod ito. Iniwan siya. Hindi siya tuminag sa kanyang kinatatayuan. A heartbeat later, he was gone. Ang laking hibang niya. She still loved Brandon. Kahit anong pigil niya sa kanyang damdamin ay hindi niya kayang pigilin ang katotohanan iyon. Pero natatakot na siyang mahalin ng binata pagkatapos ay mawawala ito uli. Bago siya bumalik sa Davao, ay pinagtuunan niya ng pansin ang ilang bagay na matagal niyang gustong gawin. December na noon, sinamantala niya ang Christmas season para magpunta sa ilang orphanage at bigyan ng Christmas party ang mga bata roon. Kahit paano ay nakagaan sa kalooban niya at nakabawas sa kalungkutan niya ang kanyang ginawa. Hindi na niya kailangan lumabas kasama ng mga kaibigan para lamang maging masaya ang holiday season niya. Mas gusto niya mag-isa, kailangang masanay na siyang mag-isa. Mag-isa siyang nag-shopping ng ireregalo para sa mga taong malapit sa kanya, katulad ni Denise. Sa isang malaking mall, nang mapadaan siya sa men's section, ay napatigil siya. May isang terno ng leather wallet at belt na nakatawag sa pansin niya. Nilapitan niya yon. Kung sila sana ni Brandon, iyon ang magandang iregalo niya rito. Naisip niyang bilhin na rin iyon upang pagbigyan lamang ang kanyang sarili. Ipinabalot niya iyon ng maganda. Nagulat pa siya nang may mapansin siyang lalaki sa tabi ng kotse niya nang bumalik siya sa parking lot.
Si Brandon? Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Napansin lang kita kanina sa Bonnie Avenue habang dinadrive mo ang kotse mo. Kaya sinundan na kita. Medyo worried lang ako. Usong nawawala ngayong magi-Christmas. Parati ka pa yatang nag-iisa. Salamat sa concern. Sarcastic na sabi niya. Saan mo ba nakuha yung ganyang karaming katarayan mo? Get out of my way. Maghanap ka ng ibang kukulitin mo. May atraso ka pa sa akin, remember? Pwede ko kayong kasuhan ng mga tauhan mo sa ginawa niya sa akin. At marami-raming kaso yun kapag nagkataon. Hindi lang kidnapping. At serious offense yun. Kung gugustuhin ko, sa kulungan ka magpapasko. Bakit ba ako kinukulit mo at hindi ang babaeng pakakasalan mo? Gusto kong patunayan sa iyong hindi kami ikakasal ni Junie. Paano mo patutunayan? Ihaharap ko siya sa'yo. Natigilan siya. Pero bakit sasabihin yun ni Junie kung hindi totoo? That's why I talked to her. Nag-iilusyon lang yun, Angel. Yes, nakikipagbalikan siya sa akin pero hindi ko siya tinanggap. Nag-isip ang dalaga. Dapat ba siyang maniwala rito? You know what, Brandon? Ginugulong po lang ako. Hindi ko na alam kung kailan ka nagsasabi ng totoo. Sumakay na siya sa kotse niya. Ngunit pinigilan nito ang pagsara ng pinto. Kaya hindi niya nahila iyon. Bakit ba pinahihirapan mo ang sarili mo, Angel? Why don't you give me a chance? Kung minsan na ako nasira sa'yo, gusto kong itama yun. Natigilan siya. Nang bigla na lamang silang magulat sa pagbukas ng isang van na malapit sa kanila. May ilang lalaking bumaba mula roon. Saka lumapit sa kanila. Pasimpleng tinutukan si Brandon sa tagiliran at itinulak ito papasok sa kotse niya. Napausog siya habang nagtataka sa mga nangyayari. Lalo na nang pumasok na rin sa kotse niya ang dalawa pang lalaki. May tumabi sa kanya sa passenger side. Huwag kayong gagawa ng ingay o alarma sa mga gwardiya nitong mall. Baka makalabit ko itong armas ko. Sabi ng isang lalaking nasa gawing likuran at may tutok ng armas kay Brandon. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ng binata. Habang may nakatutok na armas sa batok nito, ay minaneho nito ang kotse niya. Iyon ang utos ng lalaking nakatutok ang armas dito. May nakatutok din sa batok niya mula sa lalaking nasa likuran niya. Takot na takot siya. Panay ang sulyap niya kay Brandon na hindi naman mukhang naaalarma. Kalmante lamang ito. Nagda-drive. Ang mga lalaki sa likuran nila nagmamando rito kung saan ililiko ang kotse. What do you want from us? Kidnap for ransom ba to? Galit na tanong nito sa mga lalaki. Wala kang karapatang magtanong. Singhal ng isang lalaki. Nagkatinginan na lamang sila ng binata. Aywan niya kung nakita nito ang sobrang takot sa mga mata niya. Hindi naman masyadong malayo ang pinagdalhan sa kanila. Inutusan si Brandon na ipasok ang kotse sa isang mataas na gate. Ituloy iyon sa isang pababang daan na tila patungo sa isang basement. Pagdating nila roon, ay pinababa sila ng sasakyan. May nakatutok pa rin mga armas sa kanila. Gusto ng mga loob na mga tuhod niya. Lalo na makita niyang karamihan sa mga lalaking kasama nila ay maskulado. Hindi uubra ang galing niya sa martial arts at sa armas. Alam niya mahihirapan silang makawala. Habang papasok sila sa pinto ng basement, ay naramdaman niyang hinawakan ng binata ang isang kamay niya at hinawakan iyon na parang gusto nitong sabihin, huwag siyang matakot. Sino nga ba ang nagpakuha sa kanila ng binata? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.